merong mga nag-send out. Then, yung nagko-commission kaya sa mga, kasi dito, sabi sa point dito sa may one, all apostolicity is by direct commission from the risen Christ, not inherited from the other apostles. Tama, so, not inherited from other apostles. I mean, except dito sa 12, and also, especially dito kay Apostle Paul, because hindi niya inherit to some from the other apostles. Mm. So how about those, yung mga hindi 12 apostles, they are commissioned by the apostles na nauna? Hindi ko pwedeng so, ganun. So paano yun? Magiging, pwede nila sabihin sa nila, apostol na ako? Hindi ganito. Kasi kung pupuntahan natin yung Ephesians chapter 4, sa verse 11, ang pinakamataas sa ranking ay ano? Apostol. Apostol. So, pag nagsugo ang apostol, hindi na apostol ang tawag doon. Mas mababang rango na yun. Hmm. At tingnan natin yung Epeso 4:11. Hindi na. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ginawa daw ng Panginoong Jesucristo. Hmm. Ang iba'y propeta, hmm, ang iba'y mangaral ng magandang balita, itong mangaral ng magandang balita, ito yung mga evangelist or missionary sa ating panahon. Hmm. At ang iba'y pastor at guru. So, apostol sa iglesia, sa loob ng iglesia itong sinasabi. Ang pinakamataas sa rango ay apostol, second in rank ang propeta, mga propeta. Ang third in rank ay yung evangelist, sa panahon natin ngayon ay missionaries. At ang fourth, and the, sa pinakababa sa lahat ay yung mga pastor group, pastor and teachers. Kasi isa lang yan, yung pastor, siya rin yung teacher. Hindi yan five. Mm. Sa Greek, isa lang yung tinutukoy doon, isa lang article doon. No? Ngayon, tama lang na yung meron dalawang mataas, di ba? Yung apostol tsaka propeta. Mm. Ang iglesia, yung local church, hindi yung tinayo ng Panginoong Kristo. Yung local church, ibig sabihin, kalipunan ng mga nanampalataya sa isang location, ay naitayo yan dahil sa mga nasa ranking na yan. Mm-hmm. May sinabi dito sa Epeso 2 na ganito, na 20. Babasa nga po yung Epeso 2:20. Mula ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pagdasyon ni Lebe ng mga apostol at mga propeta na ang batong panalukan ay si Kristo Jesus. So, itong apostle, kahit ito, nauna ang apostle eh. Itong apostles and prophets, sila yung ginawang pundasyon ng Panginoon sa pagtatayo ng church, ng local churches. Kasi ang sinasabihin dito, taga-Epeso eh. Okay? Ngayon, kung ganun ang ginawa sa local church, naniniwala tayo na maging sa church na dinan ng Panginoon, yung hindi local, yung universal church, yung spiritual church as in universal. Ganon din ang ginawa ng Panginoon Jesucristo na yung itinayo ng iglesia, nilagay niya ng pundasyon. At ang ginawa niyang pundasyon ay mga apostol at mga propeta. Kaya ano sinabi ng Panginoon Jesucristo sa Mateo 16? At sinasabi ko naman sa iyo, Pedro, na ikaw ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Si Pedro ay apostol. Kaya si Pedro ay pundasyon bilang siya ay apostol. Ang problema sa Katoliko, porque ang binanggit lamang na pangalan ay si Pedro na naging pundasyon, si Pedro lang. Wala kasi doon na si Pedro lang. Hindi naman sinabi ng Panginoon Jesucristo, at ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito lamang, itatayo ko ang iglesia. Noong sinabi ng Panginoong, itatayo niya, si Pedro kasi yung Pedro bato, yung sabi yun eh. Tama-tama na siya ay sa apostol, and therefore, gagawin siyang pundasyon ng Panginoon. Kasi, kausap niya personally si Pedro eh. Kasi nasabi niya, ikaw, gagawin kitang pundasyon ng aking iglesia itatayo. Pero Pedro, hindi ko naman sinasabi, ikaw lang. Yan ang pagkakamali ng simbahang Katoliko. Sabi nila, yung simbahang Katoliko, natayo kay Pedro bilang siyang pundasyon. Meron ba doon, kaya doon sa translation na yon, yung isang pag-unawa doon sa sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa Mateo 16. Ngayon, kung babalikan natin yung Mateo 16 na pinagsabihan ito ng Panginoon,
May papapansin lang ako sa inyo. Anong authority ni Pedro na magsisignify na siya nga ay pundasyon na ginawa? Siyempre, dapat may authority kasi pundasyon siya ng iglesia eh. Ito ang sinabi ng Panginoon doon sa Mateo 16. Puntahan natin iyon. Ang sabi ng Panginoon dito, sa kasunod, may kasunod kasi yung salita ng Panginoon eh. O, ulitin natin yung 18. At ngayon, 16-18 yung aking kinod kanina. At ngayon, sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro. At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Sa 19. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan sa kaharian ng Diyos. Ano man ang ipagbawal mo sa lupa, ay ipagbabawal din sa langit. At ano man ang ipahintulot sa lupa, ay ipahintulot din sa langit. So, ano ang batayan o natotoo nga na siya ang ginawang batong pundasyon? Binigyan ng kapamahalaan sa pagbabawal at doon sa pagkapahintulot. Pansinin mo, sinabi rin niya ito sa iba pang mga apostol, yung kapamahalaan na yun. Basahin natin sa Mateo 18, ang talata ay 18. Ang sabi niya rito, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Anuman ang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal din sa langit. At anuman ang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit. The same authority, di ba? Yung authority na ibinigay kay Pedro, it is the same authority na ibinigay din sa the rest of the apostles. Kaya hindi ito exclusive kay Peter, yung pagiging pundasyong bato. Sa lahat ng mga apostol. At nilinaw nga ni Apostle Paul, sapagkat ang Panginoon sa Kristo, personal na nagturo sa kanya, eh nilinaw ni Apostle Paul na ito nga ang mga apostol, at of course kabilang siya doon, at mga prophets, ang ginawa ng pundasyon ng iglesia. Kaya ang problema kasi sa Katoliko, eh doon lang sila sa talata na yun, naging cherry picking ba? Naging pet verse nila yung talata na yun. Para maglagay sila ng otoridad sa kanilang simbahan. Oo. Dahil ang pangalan nila, Iglesia ni Cristo. Itinayo ni Cristo. Kanilang Iglesia. Kaya yung mga iba, kasi obvious eh, obvious talaga yung Matthew 16 eh, na sinabi kay Pedro, eh tapos kiniklaim ng Katoliko. Kaya sabi nila, ay hindi si Pedro, hindi tumutukoy kay Pedro yung pinagtayuan. Yung batong tinutukoy doon, hindi si Pedro. Ang batong tinutukoy doon, yung kapahayagan ng Diyos kay Pedro, confession of faith ni Peter. Kasi di ba sa unahan, sinabi ni Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang buktong na anak ng Diyos. Diba? Mapalad ka Pedro, hindi ito inihayag sa'yo ng sino mang tao, kundi ito inihayag sa'yo ng aking Ama sa langit. At ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, so yun daw batong ito, yun daw yung kapahayagan na ibinigay kay Pedro. Sa kapahayagan na itayo, ang kapahayagan o yung revelation, yun ang foundation stone ng iglesia. Ganun sabi ng mga iba. Para lang tanggihan nila yung obvious sa talata na sinabihan talaga si Pedro na siya yung bato na pundasyon na pagtatayuan. Aminin natin na talagang obvious naman eh. Diba? Na sinabihan si Pedro. Pero walang nakalagay na lang. Ikaw lang. Diba? Palibasa si Pedro ay among the apostles dahil itinayo sa mga apostol malinaw sa Epeso 2:20. Pero ang tanong, ano naman yung part? May part doon sa church ang mga believers, ang chief cornerstone, ang Panginoon sa Kristo. Itutuloy natin yung 21, kasi 2:20 binasa ko sa Epeso eh. Pagdating sa 21, sa pamagitan ni Kristo, ang lahat ng bahagi ng gusali ay nagkakaugnay at nag-iisang banal na templo ng Panginoon. At dahil kayo ay naay kay Kristo, sabi sa 22 ha, at dahil kayo ay naay kay Kristo, bahagi na rin kayo nitong gusaling itinatayo kung saan nananahan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang espiritu. Kaya, bato si Pedro, foundation stone, pero ang mga mananampalataya, bahagi rin sila mga bato din. Yeah. Hindi lang si Pedro yung bato, hindi lang yung mga apostol. In fact, nilinaw yan ni Pedro. Alam niyo bang nilinaw ni Pedro yan? Na yung mga Kristiyano, ay doon sa iglesia itinayo, kabilang din ang mga mananampalataya doon. Mga bato rin sila. Sinabi rin ni Pedro yan.
Kasi baka, baka magkamali na interpret. Oh, tingnan natin. Kaya yan ay isinulat. Basahin niyo yung unang Pedro 2, 4 hanggang 5. 1 Peter 2. Hmm. Matikil kayo sa kanya sa batong buhay ng pinagpili ng mga tao. Ngunit pinili ng Diyos ang halaga sa kanyang kalbunan. Tulad ng mga batong buhay, muling mahali kayo ng isang templo espiritual. Bilang mga pari at inilaga para sa Diyos. Mahalay kayo sa Diyos ng mga kalbunan na espiritual na kalugod-lugod sa kanya sa pamagitan ng so, malinaw. Yung mga mananampalatayang sinulatan ni Pedro, ano daw? Laging bahagi ng batong buhay. Laging bahagi ng batong buhay o maging bahagi ng batong buhay? Bahagi ng batong buhay. Bahagi ng templo. Yung nasa unan. Nasa unan ng bahagi ng isang templo. Tapos, ito pang, ano, kasi since natin nalaka yung authority ni Paul, isa pang pagkakam, kasi dapat natin ma-address yan dahil yan yung, at least, alam natin sagutin yung mga iba na namamali sa aral para matayo ang iglesia nila. O, isa pang pagkamali dyan na dahil nga inakala nila si Pedro lang yung batong pundasyon, inisip nila na si Pedro yung apostol sa lahat. Diba? Pero malinaw na binigyan ng jurisdiction. Binigyan ng jurisdiction yung pagka-apostol. Yung pagka-apostol, at ha, yung pagka-pundasyon sa buong iglesia yon ni Pedro, kabilang doon ang mga iba pang apostol. Pero yung pagka-apostol, yung ministry ng apostleship, ano lang si Pedro? Sa mga Hudyo lang? Yung ministry ng apostleship, doon lang siya. Eh, ang simbahan katoliko, yung ministry ng apostleship, nilahat na buong mundo. Ang ministry sa apostleship na sasabi natin sa buong mundo, si Paul. Kaya kung merong sasabing legit, kung maglalagay ka ng papa, biblically legitimate na ilalagay mong papa. Si Paul. Si Paul. Hindi si Pedro. Oh. Sapagkat, sabi sa verse 8, sapagkat ang Diyos na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya rin kumikilos sa gawain ko bilang apostol sa mga hindi Hudyo. Oh. O, yan o, gawain bilang apostol. Yun yung tinatawag nating ministry. Apostleship ministry. Hmm. Kasi si Peter ay sa Hudyo, si Apostol na tinawag para maaari sa mga hindi. Hmm. Kaya, tapos na yung, ano eh, nung nangyari yun, kumpleto na kasi ang Biblia eh. Kaya sila nagagawa sila ng paraan na para sabihin na hindi pa kumpleto ang Biblia. Gagawa sila ng mga excuses. Kasi para ma-build yung pagiging apostol ni Joseph Smith. Iba naman dahil sa usang nila sa ano, sa Bible, magaling mag-code. And so yung mga Mormons. Till I get up, time is barely on our side.